Hello mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa history ng ating bansang Pilipinas. Alam niyo ba mga lalabs na sa panahon ng Imperyong Espanyol ay nagkaroon ng dalawang Pilipinas? Posible kaya yon? At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po ang lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipindot na rin ang bell button na makikita sa ibaba ng video ito para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! Isang kasaysayan tungkol sa Texas, ang bagong Pilipinas. Sa panahon ng Imperyong Espanyol, mayroong dalawang Pilipinas sa mundo. Ang Maynila ay dating isang nakakasilaw na perlas ng Imperyo ng Kastila bago naagaw ng mga Pilipino ang kalayaan at kalayaan mula sa kanilang mga dating mapangaping Espanyol. Ito ay isang modilong kolonya sa ilalim ng otoridad ng Espanya. Kaya noong 1700s, ang reputasyon ng Pilipinas ay kumalat sa karagatan hanggang sa Texas, ang nag-iisang estadong bituin na orihinal na kilala bilang Bagong Pilipinas. Ang Texas ay bahagi ng malayong katimugang estado na bahagi ng Imperyo ng Espanya sa isang bansang pinangalan ng New Spain. Noong mga dekada bago nakamit ng United States of America ang kalayaan mula sa British Empire. Kabisado na ng Espanya ang pamamaraan ng kolonisasyon ng mga bansa noong 1700s na pinatunayan ng katotohanan na dati nilang pinamumunuan halos one-third ng mundo. Ang itinatag sa kolonya tulad ng Pilipinas ay nagbigay sa kanila ng kinakailangang karanasan at kaalaman upang kolonihin ang malalayong rehiyon. Bilang resulta, ang Nuevas Filipinas at Nuevo Reino de Filipinas, ang bagong kaharian ng Pilipinas, ay naging hindi opisyal na mga pangalan para sa Texas, isang pagpupugay sa modelong kolonya na inaasahan ng Espanya na magiging katulad ng Texas. Ang layunin ng mga Pransiskano sa parehong mga kolonya ay esensyal pareho. Ang mag-ibanghelyo sa mga katutubo sa mga lugar nito. Ang Texas ay kalahati ng laki nito sa ngayon. Si Antonio Marcel de Jesus, isang kilalang misyonerong Espanyol, ang unang tumukoy sa Texas bilang Bagong Pilipinas. Sa isang liham sa Viceroy ng Bagong Espanya noong 1716. Kung magtagumpay siya sa pagbabago ng rehiyon ng Texas sa isa pang bagong Pilipinas, inaasahan niya na ang kanyang gawaing pang-ibanghelyo ay makakakuha sa kanyang pabor ni Haring Philip V ng Espanya. Sa isang Franciscan diplomatic letter sa Viceroy ay nagpahayag ng katulad na mga damdamin na nagpapahayag ng mataas na pag-asa na ang lalawigang ito ay magiging Bagong Pilipinas. Ang Nuevas Filipinas ay unang lumabas sa mga opisyal na papel sa isang dokumento noong 1718 na hinarap kay Martin D. Alarcon, ang gobernador ng Spanish Texas. Noong panahong iyon, gobernador at tiniente kapitan general ng mga lalawigan ng Coahuila, bagong kaharian ng Pilipinas, lalawigan ng Texas, ang titulo ni Alarcon ay kasama sa sulat. Itinatag ng gobernador ang kanyang kabisira sa ngayon ay San Antonio, nakilala noong ika-18 siglo bilang Nuevas Filipinas sa loob ng halos 40 taon. Ngunit gaya ng batid ng mga Pilipino, hindi nakaligtas ang kapangyarihan ng mga Espanyol at hindi nagtagal ay bumagsak ang New Spain na nag-udyok sa isang bagong panahon ng kawalang tatag sa Texas. Maaaring pinangalanan ito ng mga Prilly na Bagong Pilipinas sa pag-asang makapagtatag ng isang modelong kolonya. Ngunit ang pangalan ay maaaring naglalarawan ng mga kaguluhan at kawalang tatag sa hinaharap. Ang Texas tulad ng Pilipinas ay puno ng tunggalian
noong 19 na siglo na ang estado ay nagbabago ng mga kamay bawat dekada o higit pa. Ang Timog Amerika ay halos kalahating siglo sa unahan ng Pilipinas at ang United Mexican States na binubuo ng Coahuila at Texas ay nabuo bilang resulta ng rebolusyonaryong paglaban sa Espanya. Ang Texas ay naging isang malayang estado at sa wakas ay sumali sa Estados Unidos ng Amerika noong 1845. Matapos ang bagong republika ay halos tumagal ng ilang taon. Nawala ang nag-iisang star state na pangalan at reputasyon nito na Bagong Pilipinas. Pagkatapos ng mga dekada ng kawalang tatag kasunod ng kalayaan nito mula sa New Spain at nakilala lamang bilang Texas. Isang parirang nagmula sa salitang Caddo Native American para sa mga kaibigan at ang relasyon ng Texas sa mga isla sa Asia ay kumupas sa background ng kasaysayan. Sa panahon ng Amerikano at kalayaan ng Pilipinas, kasabay na pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kasarinlan, ang Cuba, isang probinsya ng Espanya, ay nagtangkang kumawala sa dominasyon ng mga Espanyol. Ang Cuba sa kabilang banda ay nasiyahan sa suporta ng Estados Unidos. Nang lumubog ang USS Maine, isang barkong pandigma ng Amerika sa daungan ng Havana, na sa bingit ng digmaan ang Estados Unidos at Espanya. Noong April 25, 1898, idiniklara ng Estados Unidos ang digmaan sa Espanya at si Commodore George Dewey, commander ng United States Asiatic Squadron, ay ipinadala sa Pilipinas upang labanan ang armada ng Espanya. Noong umaga ng May 1, 1898, inulunsad ni Dewey ang isang pag-atake mula sa kanyang barko, ang USS Olympia, sa hukbong dagat ng Espanya. Ang labanan ay tumagal lamang ng ilang oras at natapos ng armada ng mga Espanyol ay nawasak sa Manila Bay. Bahagyang napinsala lamang ang hukbong pandagat ng Amerika. Ang Treaty of Paris na nilagdaan noong December 10, 1898, ay opisyal na nagtapos sa digmaang Espanyol-Amerikano. Ang gobyerno ng US sa kabilang banda ay nag-aalala lamang sa kalayaan ng Cuba, hindi sa Pilipinas. Nakuha ng Cuba ang kalayaan bilang resulta ng treaty habang ipinagbili ng Spain ang Pilipinas, Guam at Puerto Rico sa Estados Unidos sa halagang $20 million. Dahil sa kasaysayan nito, ang kolonyal na kaguluhan, ang pag-iisip ng Amerikano sa moral na saligan ng pagmamay-ari ng mga kolonyal na kolonya ay hindi mapakali at nahati. Ang Pilipinas ay halos hindi sinasadya at ang US ay walang ideya kung ano ang gagawin sa kanila. Hinirang ni Pangulong McKinley ang unang komisyon ng Pilipinas, Squarman Commission, na nagsumiti ng mga rekomendasyon noong January 20, 1899. Ang Treaty of Paris, pati na rin ang pagsunod ng mga aktibidad ng US ay hindi naging maayos sa mga Pilipino na hindi man lang nakonsulta. Noong February 4, 1899, nagsimula ang digmaang kalayaan ng Pilipinas at tumagal ng 2 taon. Para masakop ang Pilipinas, kailangan ng US ng 126,000 na mga sundalo, 4,234 na Amerikano at 16,000 na mga Pilipino ang namatay bilang resulta ng digmaan. Itinatag ng pamahalaan ng Estados Unidos ang Commonwealth of the Philippines noong 1935 na may layuning maibigay ang kalayaan ng mga Pilipino sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, 10 oras pagkatapos ng pag-atake sa Pearl Harbor, sinalakay ng puwersang Hapones ang Pilipinas noong December 8, 1941. Noong December 12, 1941, ang mga puwersa ng US sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ay umatras sa Java at nag-iwan ng mga katagang "I shall return" or "babalik ako"
paniniguro ni MacArthur. Nanindigan si General MacArthur ang kanyang salita at dumaong sa isla ng Leyte noong October 1944 na may malakas na puwersa ng pagsalakay. Sa sumunod na 4 na buwan, dinurog ng mga puwersa ng US ang hukbong Hapones sa suporta ng mga gerilyang Filipino. Kasunod ng digmaan, ibinalik ng Estados Unidos ang pamamahala ng Commonwealth bago ang digmaan. Ang Pilipinas ay umunlad mula sa Commonwealth hanggang sa isang malayang republika noong 1946. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notify.